Makakausap po natin ngayong umagang isang political analyst at isa pong magaling na abogado, Attorney Edward Chico. Attorney Chico, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kerr po ito. Yeah, magandang umaga din naman, Diane, sa iyo. Attorney Edward Chico, ito unahin ko muna kasi I know that you are also a lawyer. Isa po kayong legal expert. Tama po ito pong pag-deliver ng State of the Nation address. Ito po isang constitutional obligation. Tama po ba, sir? Oo, ito ay itinatakda ng ating nabalangkas na saligang batas para siyempre mabigyan ng pagkakataon ang Pangulo na magbigay ulat sa bayan. Maipakita niya ang kanyang mga programa, ang kanyang mga adikain. At para ika nga, he's trying to give us a walkthrough of his governance, which I think is a crucial part of what he does as a president. Okay. Attorney Edward Chico, sa inyo pong palagay, ano po yung mga magiging laman ng SONA ni Pangulong BBM? At ano po yung mga maring asahan po ng taong bayan sa kanya pong talumpating ito, sir? Well, sa tingin ko, no, he will focus on the economy. Sa tingin ko, yung kanyang economic team will take center stage. And of course, we have to congratulate the president for coming up with an elite team. Kasi yung mga miyembro ng ating economic team are technocrats, experts. They have ample experience when it comes to handling of the economy. So I'm pretty sure that right at this moment, they've already been pooling together the resources to come up with specific programs to address certain economic concerns. So nakikita ko ito ang pagbibigyan diin ng Pangulo sa kanyang SONA, ipapaliwanag niya yung mga spesipikong gagawin o hakbangin niya sa tulong ng kanyang economic team para ika nga ay matugunan yung mga problema natin. Kasi alam mo, Diane, isang issue natin dito, yung COVID, ano? Yung lumalalang utang, yung problema sa energy crisis, and more importantly, yung tumataas na inflation, which I'm pretty sure the President is addressing right now. Okay. Isa rin pong pagkakataon po itong SONA para makausap po ng ating Pangulo, yung mga kongresista at mga senador, yung po mga mambabatas. At sa inyo pong palagay, ano po kaya yung mga, kumbaga, mga panukalang batas na gusto po ng Pangulo na matugunan po ng ating Kongreso? And with that po sa mga composition po ng ating Kongres, mayroon po ba, kumbaga, majority, super majority na kung ano man po ang nais isulong ng Pangulong BBM ay agad po itong matutugunan ng ating Kongreso, Attorney Chico? Well, unang-una sa lahat, ano, nakita mo naman yung pagkahalal ng Pangulo ay overwhelming. In fact, siya ang mayorya, kauna-una ang mayoryang Pangulo under a plurality voting system. So I'm pretty sure mas madali sa kanya na magkapag-rally sa mga kongresista o mga mambabatas na kumampi sa kanya. At nakikita ko na kung meron ng opposition, ito ay hindi malaking bilang para maging hadlang or sa kanyang mga programa na gustong isulong sa Kongreso. Marami siyang batas na sa tingin ko na gusto niyang i-propose. Unang-una sa lahat, he wants to re-engineer the bureaucracy. Meron ng proposal to streamline certain agencies, and I'm pretty sure may pros and cons yan at gustong pag-usapan yan. At hihilingin niya siguro sa Kongreso na magbalangkas ng batas para dito. Pangalawa, yung problema nga sa enerhiya. Kasi alam mo, the prices of oil are not expected to go down anytime soon. Yung problema ng Ukraine at Russia ay nadyadyaan pa rin at patuloy pa rin na nagbaba ng bilang ng mga bareles ng langis na nire-release ng OPEC, ano, yung mga bansa na nagbebenta nito. Nadidiplete na rin naman ang ating mga sources of energy. So sa tingin ko, pagtutuunan niya rin ang pansin yan. At iba pang mga batas na sa paningin ko ay may kaugnayan sa ating ekonomiya. Kasi yan naman ang laging sinasabi niya, even during his inauguration, that was actually the focus of his speech. Ang sabi niya, huwag kayong mag-alala, gagawa tayo ng mga bagay ng pagbababalangkas, ng mga batas para una sa lahat, mailagay natin ang pagkain sa lamesa ng bawat pamilya at matugunan natin yung mga problema pang ekonomiya na kinakaharap natin. Kasi alam mo, we are about to enter this period of global economic recession. Yan ang prognosis ng mga ekonomista. Bagay of course na naging hudyat ng pagdating ng COVID sa atin. At kinakailangan talaga tayong kumapit para magawa ng pamahalaan ang dapat gawin. At lastly, sa tingin ko, no, we'll also focus on private-public partnership. Naalala mo nung isang araw, hindi ba, pinapa-review niya uli. Pinaparepaso niya uli yung loan agreement sa China kasi nga nakikita natin unconscionable yan. So nakikita ko gustong makita ng Pangulo na yung ating mga loan agreements ay hindi masyadong disadvantageous sa atin. At the fact na pinaparepaso niya yan, ibig sabihin he wants to focus
on public-private initiatives, di ba? Maraming eskema yan, kagaya ng simpleng build up operate transfer scheme. So ibig sabihin, imbis na gumastos ang pamahalaan para magkaroon ng mga infrastruktura, eh hiningin natin yung tulong ng mga pribadong sektor para magpondo, magfinance, and in return naman ay kumita sila at some point mailipat sa atin ang mga infrastructure projects na ito. Okay, maiba naman ako, Attorney Edward Chico, beyond the content or possible content po ng SONA ng Pangulo. Pagdating naman po sa language na gagamitin po ni Pangulong BBM sa kanyang SONA, do you think the language po na kanyang gagamitin, it matters? Kasi may isa pong mambabatas na nagkomento na yung pong naging inaugural speech po noon ni Pangulong Bongbong Marcos ay marami po doon, predominantly English po ang ginamit ni PBBM. Pero sa kanya pong SONA, do you think mas mainam po kung Filipino o okay lang naman po kung majority ay English rin po ang gagamitin po ni PBBM, sir? Well, of course, yan naman ay discretion ng Pangulo. Pero kung gagamitin niya ang Filipino, ay mas mainam ito. Kasi alam mo, kapagkaso na ang nanonood dito ay ang lahat ng sektor ng lipunan, at malaking bahagda ng ating sektor ang mas nakaka-appreciate kapag Tagalog or Filipino ang ginamit mo, kasi it's an extension ng kanilang kultura at kalinangan, so mas madali nilang maintindihan, mas madaling ika nga titim mo sa kanila. Maiba din pala ko, Miss Diana. Sige po. Talagang panalo na naman ang iyong get up. Talagang pangmodelo ang dating mo. Always. I'm a big fan. Maraming salamat po, political analyst at isang legal expert. Kaibigan ko rin po ito, si Attorney Edward Chico. Thank you, Attorney, at marami pong salamat for waking up early today. Maraming salamat din, Diana.